I-rated SPG. What's up mga kapamilya? Update sa nagbilang po tayo ng IPG ang Provinsyano ngayong araw ng Biyernes. Nagplano na sila Ambo at Elizabeth para tulungan makatakas itong si Pangulong Oscar. At kailangan daw nilang bilisan para matapos na at bago magrelyubo ang mga bantay. At nagpaalam na ang mga leader ng organisasyon ni Madam Lily at huwag daw kalimutan ang bili niya. At huwag daw mag-alala si Madam at pakikilusin niya ang mga tauhan niya para alamin daw ang bawat galaw ni Renato. Pero baka raw hindi niya na kailanganin sila at mukhang kakayanin na lahat nitong bago niyang protege. At sa nakikita nila ay magaling daw itong napili niya. Samantala, tinanong ni Secretary Padua kay Agustos kung nasaan na si Madam. Nasa labas na raw at may inaasikaso pa. Mayroon pa ba raw na mas importante at mahalaga sa pagtakas nila sa Pangulong Oscar? Sa malamang daw ay kinakausap na naman niya ang gagamitin niya laban kay Renato. At nagustuhan daw ni Madam Lily ang kilos niya kanina at kung paano raw siya mag-isip. At pati raw ang mga leader ng sindikato ay napabilib niya. Pinakita lang daw naman niya kung talagang sino daw siya. At hindi raw siya pwedeng maliitin at walang sinasanto. At hindi naman daw mahirap kuhanin ang tiwala ng mga sindikatong yan. Gusto lang daw nilang makita na hindi siya takot sa dugo at dahas. Congratulations, sabi ni Madam at umalis na ito. At hindi niya raw bibigyan si Madam Lily sa sarili niyang kapakanan. At kailangan pa niya si Madam para maisagawa ang kanyang mga plano. At alam din niya na nakadepende ang business partner nilang dalawa. At bibitawan lang daw siya sa oras na sumablay siya. At itong si Mr. Vera ay hindi na raw niya muling ipagkakatiwala sa mga walang kwentang tao at mahalaga sa kanya. At sisingilin daw niya si Lito Balmoria dahil pinabayaan niya ang kanyang anak. At mas malala pa raw ng 10 beses sa ginawa niya sa pamilya Mante. Samantala, naalala ni Captain Lia ang masasayang alaala nila ng kanyang ate. Ang saya daw nila noon at buo pa ang pamilya nila. At kahit na raw mabibigat ang problema nila ay hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. At proud na proud daw siya noon bilang ate niya. At napakalaki daw ng potensyal nitong si Lito. Kakailanganin daw niya ang mga yon para matuloy daw ang kanyang mga plano. At hindi lang daw sa pagpapabagsak nito kay Renato at kay Dalisay. Pati na rin daw sa layunin niyang maging Pangulo ng Pilipinas. Samantala, sabi ni Elizabeth, effective daw ba yan talaga? At inilagay na nga ni Ambo doon sa tinimplang kape para ipainom sa mga bantay. At nakita naman daw niya kung gaano kahina si Mr. President. At itinuloy na nila Ambo at Elizabeth ang plano nila at dinala na nga ito sa mga bantay. Binigyan nila ang mga ito ng tigit isang baso at pinainom. At binigyan nila at pinainom din ang isang naiwang bantay. At nakaramdam na nga sila ng pagkaantok at nahilo. At lahat na ng bantay ay nakatulog na. Kaya't sinamantala na ni Ambo at Elizabeth na pumasok doon sa kwarto ng presidente. Ibinangon nila ito at binigyan ng damit upang magbihis. At pagkatapos magbihis ng presidente, pinasuot pa ni Elizabeth ang salamin nito. Pinakita ni Ambo ang susi ng sasakyan at nakanda na rong sasakyan doon sa likod para tumakas. At dumating na nga si Madam Lily sa palasyo. Kinamusta ni Padua ang kaniyang lakad. At tinanong nito kung naging maayos naman daw ang usapan. Okay, yes, sabi ni Madam. Good mood daw siya ngayon at huwag nilang sirain. At ano pa raw daw ang hinihintay? Nandito na raw siya. Let's move na daw, sabi ni Madam Lily. Sabi ni Padua ay dito na lang daw sila at si Agustus na lang daw ang susundo sa Pangulong Oscar. At isasakay daw ito sa kanyang sasakyan, si Mr. President. At saka siya pupunta doon sa parking. At siya mismo ang magdadala doon sa rest house. At pinakilos na ni Madam Lily si Agustus. Nagkaroon nga ng bakbakan ng mga bantay sa palasyo. At dahil mga tulog ang mga bantay kay Mr. President, nilabas na nila Ambo at Elizabeth sa kanyang kwarto. Tinanong ni Mr. President ang nangyari sa mga bantay. Sabi ni Ambo, ginamit daw niya ang gamot na pampatulog na itinuturok sa kanya. At habang tumatakas sila ay nakasalubong nila itong si Cassandra. At gulat na gulat sila sa nakita nila. Maitakas pa kaya nila Ambo at Elizabeth ang Pangulong Oscar? Ano kaya ang binabalak ni Cassandra? Abangan natin ang matitinding eksena dyan mga Pulisano. For more updates at kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa ang IPG ang Provinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.